Ezekiel, isang karakter mga kapatid na mababasa rin natin sa banal na kasulatan, sa Biblia. Pero ito hindi siya fictional karakter mga tol dahil nababasa naman talaga ang pangalang Ezekiel sa Bible. Pero itong panonoorin natin ngayon mula sa Gabay TV yung mga kwento na nakapaloob pa sa Bible na maglalarawan daw ng mga spaceship, ng mga alien, no? Napakarami kasi talaga mga hiwaga ang nababalot mga tol sa banal na kasulatan. Kaya nga may ibang mga libro na minarapat na lamang na hindi isama para hindi na mas lalong gumulo, di ba? Kumbaga hindi naman talaga siya ganoon kaimportante para dun sa yung pananampalataya, minarapat na lamang ng ibang scholar o mga ibang nagsipag-aral ng Biblia na wag na lang isama. Pero etong papanoorin natin ngayon. Hindi naman siguro masama kung ating pakikinggan lamang, pero hindi ko kayo hinihikayat na maniwala. Lagi ko sinasabi, tayo'y magre-reaction video lamang. Ayan. So nakalagay ang link ng video na to sa baba. Subscribe din kayo kay Gabay TV. So wag na natin patagalin to mga tol. Panoorin na natin to. Ezekiel. Napakaraming mga nakamamanghang istorya sa Biblia, propesiya at mga pangitain. Minsan ay madaling maintindihan, ngunit kung minsan ay parang hindi galing sa mundong ito. Isa na dyan ang kwento ni Propetang Ezekiel, kung uunawain ang kanyang istorya sa mata ng isang taong nakakaintindi sa teknolohiya, isang makabagong interpretasyon ang mabubuo sa ating isipan. Isang patunay na ang ating mga ninuno ay binisita ng mga nilalang galing sa kalawakan ayon sa mga ancient astronaut theorists. Binanggit niya mga tola, theorist. Theory, pwedeng tanggapin o tanggihan ng siyensya o ng mga eksperto. Sino ba si Ezekiel? Propeta Ezekiel. Sa Judaism, Christianity at Islam, si Ezekiel ay kilala bilang isang Hebreong propeta. Siya mismo ang nagsulat sa Book of Ezekiel na kasama sa Old Testament ng Biblia, kung saan inihayag niya ang kanyang propesiya patungkol sa pagkakasira ng Templo ng Jerusalem na nagkatotoo nang sakupin ang bayan na ito ng mga Babylonians. Isang magandang katangian ng Book of Ezekiel ay isinulat ito sa first person account. Ibig sabihin, ang nagsulat nito ay siya mismo ang mga nakaranas ng kanyang isinulat. Yes. At hindi ito kwentong nagpasalin-salin sa bibig ng ibang tao. Dumaragdag ito sa kredibilidad ng nasabing libro, sapagkat ang mga kwento ay isinulat agad matapos itong maranasan. Sa Ezekiel chapter 1 ay inilarawan ni Ezekiel ang isang wheeled chariot o karwahe na minamaneho ng apat na nilalang na kahawig ng tao. Ayon sa mga biblical scholars, ang taong nakasakay sa karwahe ay ang Diyos. Ngunit iba naman ang tingin dito ni Eric von Daniken. Sinabi niyang sa orihinal na Hebrew version ng kasulatan, hindi nabanggit ang salitang Diyos. Ang salitang ito ay idinagdag na lamang sa paglipas ng panahon. Si Ezekiel ay isang high priest sa Templo ng Jerusalem. Nang mangyari ang kanyang karanasan, siya at ang iba pa ay bihag ng mga Babylonians at sila ay dinala sa Babylonia kung saan sila ay sapilitang pinagtatrabaho. Isang araw, mayroon siyang narinig na ingay mula sa kalangitan, nakahalin tulad ng dagundong ng tubig sa talon. Nakita niya ang isang bagay na bumaba mula sa langit at ito ay tumayo sa kanyang harapan at ng kanyang mga kasamahan. Bilang isang relihiyoso, sa unang tingin ay naisip agad ni Ezekiel na marahil ay ito ang Diyos. Ngunit iba ang kanyang nakita at ito ay kanyang inilarawan. Una, mayroon siyang nakita na apat na nilalang nakahawig ng tao. Hindi niya sinabing ito ay mga tao, bagkus sinabi niyang sila ay kawangis ng tao. Bawat isa ay mayroong mga pakpak at mukha. At sa tuwing ang apat na nilalang na ito ay pumapagaspas ng kanilang pakpak, ay gumagawa ito ng matinding ingay na parang hugong ng maraming tubig. Ito yung mga anghel, mga tol, no? Diba kung naaalala ninyo na gumawa tayo ng reaction video about doon sa
tunay na kaanyuan ng mga anghel. May mga anghel na nagpapakita sa tao bilang kawangis ng tao. Pero may mga tagpo naman sa Bible na nakasulat na sinasabi ng mga anghel, huwag kang matakot. Diba? Kasi hindi talaga kaaya-aya yung mga itsura nila. Kasi ito mga tol, iba-iba yung mga katawagan sa kanila. Diba? May arkanghel, may kerubin, meron pang iba eh. Comment nyo sa baba kung ano pa yun. No? So dito, sa mga naniniwala na alien, sasabihin nila alien, spaceship yung nakita niya eh. Kasi nung unang panahon, totoo naman, nakasulat sa Bible, talagang nakikipag-ugnayan talaga, bumababa talaga literal yung mga anghel na sinugo ng Panginoong Diyos para makipag-communicate sa tao. As in, nagpapakita talaga. Kaya sa kabagong modernong pag-aaral natin na lahat naniniwala sa mga alien, turing nila doon alien. Diba? Alien. Kasi nga, galing sa outer space, galing doon. Well, kung yun ang definition ng alien nga, diba? Pero, anghel, kasi hindi taga rito sa lupa, kundi taga ron sa langit. So, tuloy natin. Na parang tinig ng makapangyarihan sa lahat. At sila'y may mga kamay ng tao sa ilalim ng kanilang mga pakpak sa kanilang apat na tagiliran. Mayroon itong mga matutuwid na paa na nagsisikinang na parang tanso. Sa ilalim naman ng mga nilalang na ito ay mayroong apat na gulong. Bawat gulong ay nakapaloob sa isa pang gulong. Kaya nitong magpunta sa anumang direksyon nang hindi ito bumagalaw o minamaniobra. Kung saan man magpunta ang mga nilalang, doon din pumupunta ang nasabing gulong. Sa ibabaw naman ng mga nilalang ay mayroong luklukan o isang trono, kung saan naroon ang isang nilalang na kawangis din ng tao. Tandaan, hindi isang tao, kundi isang nilalang na kawangis ng tao. Nasusulat. Kung paano ang anyo ng bahaghari na nasa alapaap sa kaarawan ng ulan, gayon ang anyo ng kinang sa palibot. Ito ang anyo ng kalwalhatian ng Panginoon, at nang aking makita, ako'y nasubasob, at aking narinig ang tinig ng isang nagsasalita. Ang larawan na inyong nakikita ay ang interpretasyon ng isang pintor. Ayon kay Eric von Daniken, mali ang interpretasyon na ito. At kung ating titingnan, ay mahirap ngang mawari kung ano ba talaga ito, liban na lang sa imahe ng Diyos na nasa itaas. Kung uunawain natin ang mga nasusulat sa literal na konteksto, ang nakita ni Ezekiel ay isang spaceship o UFO kung tawagin sa makabagong panahon. Sadyang hindi pa alam ng mga tao noon kung ano ang mga teknolohiyang ito, kung kaya't inilarawan ni Ezekiel ang kanyang nakita base sa mga salitang alam at naiintindihan niya. Narito ang nakamamanghang istorya ni Eric von Daniken at ng taong tumulong sa kanya para magawa ang modernong interpretasyon ng nakita ni Ezekiel. Spaceships of Ezekiel. Ilang dekada na ang nakakalipas, nagkaroon ng sikretong conference sa Huntsville, Alabama, sila Eric von Daniken at mga matataas na opisyal ng NASA. Nabanggit niya sa mga matatalinong tao na ito ang kanyang opinyon sa libro ni Ezekiel. Nang matapos na ang programa, linapitan siya ng Chief of Construction Department ng NASA na nagngangalang Joseph F. Blumrich. Sinabi ni Blumrich na hindi siya naniniwala kay von Daniken sapagkat imposible raw na mayroong teknolohiya sa Biblia. Ngunit inamin ni Blumrich na si von Daniken ang pinakaunang tao na bumanggit sa kanya ng tungkol kay Ezekiel. Hindi pa niya ito nababasa, ngunit dahil sa talumpati ni von Daniken ay naintriga siya na gumawa ng literal na interpretasyon sa Book of Ezekiel. Noong una ay gusto niyang pabulaanan ang gawa ni von Daniken, ngunit matapos ang kanyang ginawang pagsusuri, nakumbinsi siya na ang nakita nga ni Ezekiel ay isang spaceship. At ito ay kanyang iginuhit. Narito ang kanyang gawa. Napagdesisyonan niya na kung sino man ang gumawa sa teknolohiya na ito, ay mas mataas ang kanilang katalinuhan kung ikukumpara sa sangkatauhan. At sinabi pa nitong minsan lang siya matuwa, magalak at masiyahan kapag siya ay napapatunayang may kamalian.
Ang lahat ng ito ay inilathala ni Joseph Blumrich sa kanyang librong pinamagatang The Spaceships of Ezekiel noong 1974. Ayon kay Blumrich, ang isinulat at inilaraw ni Ezekiel ay hindi pagpapakita sa kanya ng Diyos. Bagkus ito ay isa sa mga pruweba ng makatagpo ng ating mga ninuno, ang mga ancient astronauts na galing sa ibang planeta. Well, itong illustration na to ay galing lang din sa isang malikot na kaisipan ng tao, mga tol. Pero parang ang layo dun sa paglalarawan mismo ni Ezekiel na nakasulat mismo sa Bible. Sinuri ni Blumrich ang 6 na translations ng Biblia kasama ng kanyang kasanayan sa engineering upang makapagpresenta ng bersyon ng istorya ni Ezekiel. Malinaw na ba sa iyo, kaibigan, kung ano ang nakita ni Ezekiel? Kung hindi pa, ay suriin natin isa-isa ang bawat parte ng sasakyan na ito. Okay. Una, sinabi ni Ezekiel na mayroong 4 na nilalang na nabubuhay na mayroong mga pakpak. Para kay Blumrich, ito ay parang mga helicopter. Hindi eh. Wala pa namang helicopter nung araw eh. So paano sasabihin pakpak? Eh syempre may mga ibon nung araw. Alam ni Ezekiel kung ano ang pakpak. Diba? Alam ni Ezekiel kung ano ang pakpak kasi may mga ibon na naman nung mga panahon na yun. Hindi naman, dapat sinabi ni Ezekiel na mga hindi ko maipaliwanag kung ano yung mga yun. Sinabi niya pakpak eh. Diba? Syempre pag sinabi niya pakpak, mga nahahalintulad sa kung ano man yun nakikita niyang may pakpak. Diba? So, dapat pakpak, hindi helicopter. Wala pa namang helicopter nun. Ayon kay Von Daniken, tandaan natin na ang kwento ni Ezekiel ay isinulat mahigit 3,000 taon na ang nakakaraan. Sa kanilang panahon, hindi nila maintindihan ang kanilang nakita. Oo, pero alam nila kung ano ang pakpak. Dahil may ibon na nun, di ba? Well, eto mga kapatid, batay lang naman din sa opinion ko kung ano yung sa pagkakaintindi natin, mga tol. Kasi itong mga scientist na to, hindi naniniwala kasi sa Diyos tong mga to eh. Mas naniniwala pa sila sa alien kaysa sa Diyos eh. Dahil sa narinig nilang gumagawa ng ingay ang mga LSE at ito ay gumagalaw ng kusa nang walang anumang tulong na mula sa tao o hayop, inakala ni Ezekiel na ito ay mayroong sariling buhay. Kung ikukumpara natin sa helicopter na gawa ng tao, tumutugma ito sa deskripsyon ni Ezekiel na kapag gumagalaw ang mga pakpak ng nakita niyang nilalang, ito ay gumagawa ng matinding ingay at kapag ito naman ay hindi gumagalaw, ito ay napakatahimik. Sinabi rin ni Ezekiel na kapag umaangat ang mga nilalang, ay umaangat din sa lupa ang mga gulong sa ilalim nito. At syempre, dahil sa sila ay nakakabit sa isa't isa, tulad ng isang helicopter, ay natural lamang ito. Sinabi rin ni Ezekiel na mayroong paa ang bawat nilalang. Ayon kay Von Daniken, ito ay ang nagsisilbing stand o lock ng sasakyan kapag kailangan itong tumigil ng matagal sa isang lugar. Grabe utak na no? Masyadong malikot yung utak. Ito naman ang pinakanakamamanghang parte na nadiskubre ni Blumrich sa Book of Ezekiel. Inilarawan ni Ezekiel ang isang uri ng gulong na kayang magpunta sa anumang direksyon ng hindi minaman ni Obra, papunta sa Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran. Sa panahon ni Ezekiel, ang mga gulong noon ay kaya lamang magpunta sa direksyong paabante, paatras, at kung kailangan lumiko ay kailangan itong imaniobra, kung kaya't inilarawan niyang mabuti ang kanyang nakitang kakaibang gulong. Mula sa paglalarawan na ito ay nagawa ni Blumrich ang tinawag na Omniwheel. Ang gulong na ito ay kayang magpunta sa anumang direksyon nang hindi kailangan ng manibela. Ginagamit ang makabagong gulong na ito para sa mga espesyal na gawain. Isa di umano itong ebidensya na mayroong teknolohiya sa Biblia. Hindi ba't nakakagulat at nakamamanghang ang mga teorya ay nagkakaroon ng matatag na ebidensya? Nabanggit din ni Ezekiel na sa ibabaw naman ng mga nilalang ay mayroong luklukan o isang trono, kung saan naroon ang isang nilalang na kawangis din ng tao. Ayon kay Von Daniken, ang nilalang sa ibabaw na nakita ni Ezekiel ay ang piloto ng sasakyan. Ito ay hindi ang Diyos, tulad ng interpretasyon ng mga biblical scholars.
isa lamang ito sa mga ancient astronauts na galing sa ibang planeta. Natatawa na lang ako dun sa ano, yung taga NASA. Yung taga NASA ang ano nito eh, ang naglarawan nito eh. My goodness. Sinabi niyang ang kabuuan ng nakita ni Ezekiel ay maaaring tawaging isang... Ang liit-liit nga ni Ezekiel eh. Paano niya matatanaw yun nandito sa ibabaw? Liit-liit niya nga eh. Matatanaw niyo ba yan? Space Shuttle. Ito ay isang uri ng sasakyan kung saan pwede itong magsakay ng kaunting tao lamang at ginagamit ito para sa pagsusuri ng malapitan sa isang planeta. At naniniwala si Von Daniken na mayroon pang spaceship o mothership na nasa orbit ng ating planeta sa mga panahon na iyon. Hindi ito pwedeng bumaba dahil sa laki ng sukat nito, kung kaya't gumamit ng space shuttle ang mga ancient astronauts para makipag-ugnayan sa mga tao. Ang katanungan ngayon ay kung bakit sa dinami-dami ng tao ay si Ezekiel ang napili ng mga ancient astronauts. Ano sa ang kasagutan sa tanong na yan ay sasagutin natin sa susunod na kabanata ng serye na ito, kung saan tatalakayin din natin ang isa pang inkwentro ni Ezekiel sa mga nilalang na galing sa ibang mundo. Kung kaya't abangan mo ito, kaibigan. Alright, mga kapatid. So, ang aking verdict din, no? Ang aking tingin doon sa paglalarawan ni Ezekiel, apakalinaw naman eh. Diba? Sinabi niya pakpak. Siyempre, mga tol, kahit naman nung araw, hindi pa ganun ang pag-aaral, hindi pa ganun ang kaunlad, ang teknolohiya, diba? Pero alam ni Ezekiel kung ano ang pakpak. Diba? May mga ibon na yun nung mga panahon na yun eh. May mga ibon na yun. Siyempre, alam niya yung pakpak. Di sana sinabi niya merong isang bagay na umiikot. Diba? Wala naman siya sinabing umiikot eh. Para ihalin tulad ng mga scientist sa isang hélice na helicopter. Sinabi niya pakpak. Well, anyway, mga sabi ko ngayon, yung mga scientist na yun, mga eksperto na yun galing sa NASA, hindi naman sila naniniwala kasi sa Diyos. Mas naniniwala pa sila sa alien. Pero napakalayo nung paglalarawan ni Ezekiel doon sa ginawa nilang spaceship. Well, kayo mga tol, ano ang masasabi ninyo dito sa video na ating pinanood ngayong araw na to? Spaceship of Ezekiel. No, so bago natin tapusin to mga tol, syempre magsha-shoutout muna tayo. At babatiin ko yung mga nag-comment dito sa ating huling in-upload kahapon. Yung mga nagsipag-asawa ng kadugo, pure breed, no? Ano ba mga masasabi ng mga kapatid natin? So, shout out kay Luis Daniel Vlogs. Kahit naman po kasi sa Bible nakalagay bawal mag-asawa ng malapit sa inyo o kamag-anak dahil kalapastanganan ito sa ating Panginoong Diyos. Salamat Kuya Shobaldi, keep up the more videos. Yung salamat sa iyo, Luis Daniel Vlogs. Shoutout din kay Amal Darshane Ratnayake. Salamat sa shoutout nung nakaraan. Oh, shoutout ulit ngayon. Bro Shobaldi, lagi ako na nanonood araw-araw. Watching from Dubai. Yan. Shoutout sa lahat ng mga taga-Dubai, syempre. Alam ko taga-Dubai din si ano, si Boss Basti, no, nandong Galo Records. At shoutout kay ako si Paok na Ilonggo sang Iloilo. Yan. Levitico 18. Ang ganitong uri ng tradisyon ay may kaakibat na sumpa, kaya wag na kayo magtaka, sabing ganun. So ito yung binasa niya, no, sa East. Wag kayong makipagtalik sa malapit na kamag-anak. Ako si Yahweh. 7. Wag kayong makipagtalik sa inyong ina. Iyan ay kahihiyan sa inyong ama. Yan. Hindi ninyo dapat halayin ang inyong ina. 8. Huwag kayong makipagtalik sa ibang asawa ng inyong ama. Inilalagay ninyo sa kahihiyan ang inyong sariling ama. Huwag kayong makipagtalik sa inyong kapatid na babae, maging siya'y anak ng inyong ama o ng inyong ina, ipinanganak man siya sa inyong lupain o sa ibang bayan. Huwag kayong makipagtalik sa inyong apo, maging sa anak ninyong lalaki o babae. Iyan ay kahihiyan sa inyo. 11. Huwag kayong makipagtalik sa anak ng inyong ama sa ibang babae sapagkat siya ay kapatid din ninyo. Huwag kayong makipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ama. Siya ay kadugo ng inyong ama. So, napakahaba nitong comment niya mga kapatid. Sa madaling salita, ang inyong kamag-anak ay kamag-anak ninyo. Hindi sila nakatadhana na asawahin.
Diba? So, shoutout kay Flo. Ay, salamat nga pala kay Ana sa pagbabahagi, no? Ako si Paok na Ilonggo sang Iloilo. Alright, so shoutout naman kay Flor Delis Muhammad. Buenas noches, Sir Shobaldi, watching from Zamboanga City. God bless. God bless din sa'yo, Flor Delis Muhammad. So shoutout din kay Walter Lamsen Valdez. Yan. Shoutout kay Mikay Fraile. That's what happened to my grand aunt. They don't want to spread their vast wealth. So they married their own cousins, relatives. The results, their sanity is affected. Ha! Uncle Giggs, shoutout sa'yo. Yan, shoutout idol. Giganto Family from Capiz, Tapas. Sarap talaga manood kapag may kasama ka. Yan, sinasamahan ko kayo mga tol. At the same time, sinasamahan ninyo ko habang tayo ay nagre-react sa mga bagong kaalaman na ating napag-aalaman. Shoutout kay Patrick Pelin. Grabe naman pala mga ganyang lahi ng sama, ang sama ng tradisyon nila. Di talaga kasi pwede ang dugo sa dugo maghalo upang maging bagong lahi. Sa hayop nga, di ba, hindi pwede. Nagkakaroon ng problema eh. Team Hombres, yan. Good luck and congrats sa channel mo, tol. Si Noy Noy. Kaya pa yung ganyan din possibility. Amnoy. Lolo ko to si Team Hombres, oh. So, shoutout kay Dominador Mungkal. Ang galing po ng kwento, sir. God bless you po. Jake Elcano, yan. Shoutout sa'yo. Request po ako, idol, yung pinagmulan po ng ating Diyos sa Pinoy Mystery Channel po. Magandang i-react yan, ha? Pero unahan na kita, ang Diyos ay walang pasimula. Pero sige, panonoorin natin yan, mga tol. So hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Salamat sa pagsama niyo sa akin sa oras na ito. Peace out.